workable po siya. Kailangan lang ng diskarte. Excuse ulit. Sorry. Marami pong bagay na dapat pag-isipan. Hello sa aking lahat ng mga subscriber, maraming salamat po sa inyo. Maligayang Pasko po at COVID-free na bagong taon sa ating lahat. At tulad po ng aking naipangako sa aking huling vlog na Create Something From Nothing, ay ngayon po naman ipapakita ko po sa inyo kung paano gumawa ng personalized phone stand na ang gagamitin po natin ay lahat galing po sa mga material na patapo na. Pero bago po yan, nais ko pong ipakita po sa inyo ang isang gawa na po ito. Ito po yung ginawa ko noong 2016 at hanggang ngayon nagagamit ko pa. Ito po yung phone stand ko sa opisina, dinala ko na dito kasi wala naman kaming pasok, almost 9 months na. So ito po ang phone stand, ito po yung lalagyan ko ng tablet at dito lang po yung maliit na phone. Ngayon, kaya ko po ito na-invento o in-invento kasi sa trabaho ko po di maiwasan yung may inireklamo, So, para maidokumento ko yung mga usapan namin ang di nila nalalaman, pinutasan ko po yan ang sakto sa camera at sakto dun sa sound. Lagay ko po yung tablet dyan, may lock. Mag-excuse po ako sa kanila pag nasa harapan na po sila ng aking table. Nasasabihin ko sa kanila, so wait lang ha. May i-reply lang po akong message, di ko na-reply. Pero hindi po nila alam ay sineset ko po yung camera na sakto sa kanila sa guest chair na naidodokumento ko yung usapan nila namin na hindi nila nalalaman. So, kaya po siya naging mukhang kahoy kasi nilagyan ko po ng sticker. Mayroon po yan yung slip dito para sa earphone, charger, yan, earphone charger. So, komportable po. Puro yung central board. Ito lang po ang kahoy dyan. Pero galing din po yan sa scrap. Yung mga patabo na naputol-putol mga karpentero. So, pwede nyo pong pulutin yan na pwede yung pakinabangan. So, ito lang pong portion na ito. Pwede nyo pong gawin. Ilagay nyo isang cellphone nyo, kung dalawang cellphone nyo. So, may lock din po yan. Kung gusto nyo itayo, nakatayo din po yan. Yeah, may lock din po siya. Yan po. Sa window din. At, hindi lamang po yan, kundi kapakipakinabang kasi ito po ay nagbuo mula sa wala. So nakikita na po kung gaano ka-comfortable gamitin. So ang ipapakita ko naman po sa inyo ngayon kung paano ito ginawa. So ang mga materials po natin dyan, central board. Binuo ko na po, ang ginamit ko po dyan rugby, dalawang kapatong po yan. Rugby, yung dulo po ng mineral water. Saka buhangin. Ito pang ginagawa ko. Lalo na itong lockdown, nag-iisip ako ng mga bagay na hindi na akong gagastos pero kikita ko. Kasi, pwede yung ibenta. Pero pag ibinenta nyo po, pag nagawa ito, huwag naman dun sa presyo na ayon sa iyong pangangailangan. Kundi dun lamang sa tama. Kung maliba, kasi po sa akin, may pagawa, tatanungin nyo ko nila, magkano yan? Eh, bahala ka na kung magkano bigay mo. Okay lang po. Tanggapin natin. After all, labor is not free. Di po ba? Pero pag sobra naman na iniisip ko na sobra man binigay na binabalik ko po yun, yung tama lang. Binigay ko ng 100, 75, or 50, kaya tanggap ko yun. Total, gagaling naman yun sa wala. Ang puhunan ko lang yun, yung pagod at yung creativity. Di po ba? So, ang mga materials po dito sa ating gagawin, ito po galing to. Ito po yung dulo ng galon ng mineral water. Ito po yung takip niya. Inassemble ko na po para hindi tayo masyadong time consuming. Ito po ay kahoy din, scrap din po yan. Twistable na po siya. Huwag nyo lang sasagad, baka matumba kasi may kilang po ang thread niya. So, aimable siya. I-twist niya rin. Hindi niya nabubuhati. Ito po yung paglalagay natin mamaya ng phone stand na gagawin natin. So, ginuhitan ko na po yan. Ayon sa sukat ng aking cellphone. Ika-cut po natin yan. Yan, kailangan pantay. Swabe lang, hindi nanginginig ang kamay. Paulit-ulit lang po hanggang sa tumagos siya sa ilalim. Okay, sakto po ang cellphone dyan. Sakto yan, okay? Kapag mayroong housing, so maglalagay po tayo ng
allowance. Dadagdagan nyo dito, pwede madilinang sundan. So, lagyan nyo na po ng allowance. Takat nyo lang may ruler para pantayin siya. So, tiyaga lang po at pasensya ang kailangan dyan sa bagay na ito. Sa anong bagay na ginagawa natin ay kasama yung patience and passion sa iyong ginagawa. Okay? Sukat nyo po yung cellphone nyo. Kung sakto na. Yan, sakto na po, ano? Sakto na yan. Okay. So, sa kanya na po gagawin sa tabasin naman yung labas. Okay? Ngayon, pagkatapos po ito, yung pang-ilalim na ito po yung pinaka-holder niya. Lalagay niyo po dito sa pinaka-salo niya para pag kinat niyo, sabay niyo siyang i-grind itong sandpaper para kasutulad siya na ito, napantay siya. Pantay na pantay siya, di ba ba? Ayan, guguhitan niyo po siya dyan. Ayan. Para yung tatamaan ng paglalagyan niyo ng rugby, sasakto lang po doon sa ginuhitan niyo ito para hindi siya magiging madumi. Tapos, papantay niyo po yan. Ayan. So, ito na rin po ilalagay niyo dito sa ilalim. Yung mga sobra-sobra na yan para walang sayang. Okay? Pahit-payan niyo na lang siya. Okay? Para madaling matuyo. So, tuyo na po yan. Pwede na po yan. Ilalagay niyo na po yung holder niya. So, yan. Saka nyo na po ikakat. Okay. Okay po. Yan na po. Diba? May salo na siya. May salo na po siya, di ba? Okay. So, sa kanya na po didekorasyon na yun. Halimbawa, napabilog siya. Okay. Lagi ng cornering. Okay. Okay. Sa kanya na po kikinisin ito para pantay siya. Yan po yung sandpaper na nakalagay sa isang kahoy. At ito yung ibabaw na yan, kikinisin nyo na para magiging maputi siya. Okay. Kung gusto nyo pong may kulay, may latex paint naman na workable din siyang gamitin, pwede yung kulayin siya. Kasi madali po yung latex paint kasi water-based ang latex paint. So, yan, depende medyo hindi pa pantay. So, ito naman po, matalas siya. Papantay nyo lang po siya. Ha? Tiyaga lang po yan. Okay. Kami po mumu-order pa rin sa online na ang binibili yung mga, alam nyo ba, nakikita nyo yung plastic, kagagaan, tapos walang safety yung cellphone nyo kasi babagsak at pwede nasira. So, dito po, safe ang cellphone nyo. So, ito na po yun. Papakita lang po sa inyo. Ito po yung stand na galing po sa dulo ng mineral water. Lalagyan ng glue stick. Okay. Matibay po yan, di pa sa basa'y natatanggal pag nilagyan nyo yan. Gitnang-gitna siya. Gitnang-gitna siya dun sa stand na gagamitin nyo. Ayan. Okay. So, kaya ko po ginamit ito. Itong mineral water. Kasi, halimbawa, gusto nyo i-twist yung cellphone nyo, hindi niya bubuhatin ni kagano. Pwede nyo lang po ikutin niya. Ngayon, baka magtanong kayo, bakit meron ganito? Kung gusto nyo itay yung cellphone nyo, pwede ganyan. Ayan. So, yan po. Matibay na po yan. Safe po ang cellphone nyo na hindi siya malalaglag. Yung acetate naman po na yan, ilalagay po natin dito. Wait. Now, using the glue gun, still, ito po ah, sa isang lilid na lang, okay? Okay, glue gun. Okay. Ayan. Kaya po may acetate na yan, para hindi nakikita kasi transparent siya, di ba? Para pag kukunin nyo siya, so, may hindi kayo mahirapang kumalkal, kundi hangatin yung acetate, makukuha niya yung cellphone or phone mo na nakalagay dyan. So, kung gusto nyo itayo, ayos siya, na hindi rin basta-basta malalaglag. So, yun na po. Gugupitin nyo lang po ito. Yan. Yan po. Yan. Ito yung acetate para pagkukunin yung cellphone nyo, aangat lang po dyan. So, yan. Suwabi nyo at komportabi nyo makukuha yung cellphone. Ngayon,
di po ba yung may charger kayo. Kaya natin ito di bubutasan. Halimbawa, ang charger nyo o yung earphone nyo nandito dito, dito nyo po lalagyan ng slip. Yan. Yung charger nyo, kung nasa lang, doon nyo nalagyan ng slip. Slip kasi or kanal para madali yung ipasok ng charger. Okay? So, yan na po yan. Yan na po ang inyong personalized phone stand na hindi na kayo bibili. Ha? So, kung matyaga kayo, ang mga bagay na yan galing sa basura, so patapo na, pwede natin pakinabangan at pwede natin ibenta kapag ipakinabang mula sa basura. Binigyan po tayo ng ating Panginoon ng kaisipan, pagyamanin po natin yan. Huwag lamang po natin bibigyan ng limitasyon ng ating pag-iisip. Basta ito para sa ikabubuti. Okay po. Maging creative lang po tayo kasi yung iba, reklamo ng reklamo, wala nang pagkain, pero hindi naman kumikilos, ay marami pong bagay na dapat pag-isipan na pwede kang kumita kahit wala kang puhunan. Tiyaga at sipag lang ang puhunan. Okay? At yung creativity po, napaka-importante. Tanda po natin yung kasabihan. Prosperity is a product of a creative mind. Wow! Maraming salamat po at sana ay may natutunan kayo sa aking video na ito. Crossfire.